Magandang gabi or magandang araw na naman mga ka-DIY. For today's video mga ka-DIY, ituturo ko naman sa inyo kung paano ilalagay yung PPPOE dito sa 5B5 na to from galing sa mga telco NIM na dadaan sa OLT. So sa hindi pa pala nakahanap ng plaster ng R20, meron po tayong available. PM lang po kayo sa ating PIDS, DUMIT Solution. Pwede po kayong mag-PM or sa mga or para updated naman po kayo dito sa ating mga iba't ibang tutorial, pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para if ever meron tayong mga update sa mga ano yung mga DIY na mga network or mga PPPPOE or tulad ng mga small ISP provider dyan or nagsisimula pa lang, para meron kayong idea sa OLT. Kasi dati nanggaling po tayo sa Mediacon lang or sa LAN to LAN. So ngayon nag-upgrade na tayo, nag-OLT na tayo. Ang gamit nating OLT is yung Heizu na brand ata yun. Pero yung dalawang phone lang po yung gamit natin kasi wala pa tayong budget. So ngayon, ituturo ko na sa inyo. Ito po yung 5B5. Ayan. So ngayon nakikita nyo po dito is meron pa yung umiilaw po yung loss. So kung nakikita nyo dyan is ayan. Ayan, ito is kulay red. Ayan. Kung nag-red yan is naka-loss yan. So ngayon, lalagyan natin ito ng internet from OLT natin. So ituturo muna tayo na sa aking server. So ito yung server ko is DIY lang po ito. So ito yung network ko na OLT. Ayan. So ito yung OLT ko from dito yung Hex. So Hex, ito yung ISP ko. Ayan. So naka-dual ISP pala yung Hex ko at ito yung Hex. Ayan. So ito yung ISP. So yung sa taas naman, ito yung OLT. So from OLT, meron akong ginawa ito, parang NAP. Ito yung NAP na makikita natin sa labas. So meron naman akong NAP, kaso nilagay ko lang dito para mas madali. So ngayon, ito yung kuha natin. Ito yung NAP na nilagay ko sa labas. Ayan. So ayan. So ito, wala itong laman eh. Wala po itong laman. So, nabili ko lang po ito sa Lazada po. Ayan. Sinsya na. Ayan. Ito yung NAP. So, 16 core po to yung NAP natin. Ayan. So, ngayon, simulan na natin. Lalagyan na natin ito ng PPPPO para may internet. Para may internet ito. Lalagyan na natin ng account. So ngayon, lipat muna tayo sa computer. So isasaksak muna natin yung 5B5 sa computer. Mamaya na yung yung optical. So lipat tayo sa 1. Sa computer. So i-access natin yung admin ng router. So, yung admin niya is 192.168.168.100.1. So, ayan po yung admin ng router natin. Wait lang. So, ayan. So, yung password pala niyan is telecom admin. Yung password naman, admin telecom. So, ayan. So, makikita natin dito. Exit lang po natin yan. So, ito, wala po siyang internet. Ayan, kung nakikita niyo is wala po siyang internet. So, sa system naman, yung kuha natin is R20 na yung modem natin ito. So, mga naghahanap pa ng plaster ng R20, PM nyo lang po yung PIDS natin is the DUMIT Solution para mabigyan ko kayo. Pero hindi po yan pre, may bayad po, kaya PM lang po kayo. Kaya so ito, nakaipo na yan. So ready na to.
So, una natin gawin para maglagay tayo ng PPPPOA. Para lalabas doon sa OLT natin. Punta muna tayo dito sa LAN. Activate muna natin yung mga LAN port. Ito yung mga LAN port. Ito yung mga LAN port na to. Depende lang po sa inyo kung saan yung i-activate ninyo. For example, tulad ng PLDT is LAN 1 lang yung enable nila. Pwede lang. LAN 1 lang yung i-check nyo. Pero gusto ko kasi lahat ay i-enable ko lahat. Ayan. So, i-apply natin yan. So, apply. So, dito tayo sa 1. Pasok tayo sa 1. Gagawa tayo ng account. Dito natin isa ilalagay yung PPPPOA. So, ngayon, dito na tayo sa 1 configuration. So, siyempre, PPPPOA yung palalabasin natin. Piliin natin itong PPPPOA. Ayan. Nakikita nyo, piliin natin yung PPPPOA. Ayan. So, PPPPOA kung zoom natin. Ayan. PPPPOA. Tapos, i-disable lang natin yung VLAN. Tapos dito, lagay nyo yung kwan, yung username at password ng client nyo. So, sa case ko is yung meron akong ginawa sa Microtik is yung trial. So, trial, lagay mo lang yung username, yung password, yung sa akin is 12345. Yan lang yung ginawa ko. Tapos, dito, enable nyo lang tong LAN 1, this is ID 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, this is ID 5. Tapos, apply. So, apply. So, tapos, ayan, meron tayong makikita na dito na connection name. Ayan. So, tapos, siyempre, para makakunik kayo sa wifi nito, gagawa kayo ng wifi name. Ayan. So, wifi name. Wait lang. Ayan. So, gagawa tayo ng wifi name. So, nasa inyo kung ano yung wifi name na gagawin nyo. Sa akin lang is yung password lang papalitan ko. So, apply lang. Dito sa 5G basic. So, ito lang, password lang din. Yung username, yung wifi name, kayo na bahala kung ano yung ilalagay ninyo sa wifi name. Ayan. So, password lang din yung papalitan ko. Ayan, apply. So, ngayon, kumulwari, ito yung NAP natin, yung nasa taas. Ayan. Yan yung NAP natin. So, ayan. Ito yung NAP natin. So, siyempre, ito yung, for example, ito yung optical or FOC. From NAP to client. So, siyempre, i-coconnect lang natin ito na ito dito sa optical port ng 5B5. Ayan. So, i-coconnect lang natin dyan. Ayan. So, siyempre, salpak lang natin dito yung patch cord or yung FOC na kinonik nyo got from NAP to client. So, ayan. Ayan, sinalpak ko na. So, ayan, hindi na nag-blinking yung LOS or yung LOS. So, nag-kuha na siya, nag-umilaw na yung phone. So, ayan, yung phone, check natin if may internet na ba siya. So, check natin dito sa computer natin. Ayan. Check natin kung may internet na. Balik tayo sa home. Ayan, makikita nyo, meron na siyang internet. So, i-disable natin yung kuan, yung internet talaga. Sa kabilang LAN ko, ito yung pagagana natin sa kuan. Sa 5B5 na to. So, ayan. Ayan, may internet na siya. Try natin mag speed test. Speed test. Ayan, meron na siyang internet. So, mag speed test tayo para malaman natin kung meron talagang internet. At kung ilan yung
internet na ibabato niya. Yung sa case nito is nilagyan ko lang ito ng 5 Mbps. Ayan. So, hindi na masama kasi okay naman yung kuha niya. 5 Mbps. Ayan. Ayan. So, nasa 4.85 lang yung nakukuha niya. Kasi 5 Mbps lang yung nilagay ko dyan eh. Ayan. 5 Mbps. So, ayan. Yung down-upload niya is 4.4 Mbps. So, ayan lang po. Sana meron kayong natutunan na konti. So, kung may tanong kayo, pwede po kayong mag-PM sa ating Facebook page, DUMIT Solution. Pwede po, kung may tanong kayo na about sa OLT, pwede naman akong tumulong. Salamat sa mga hindi pa pala subscriber, please po subscribe po sa ating YouTube channel para matulungan nyo po ako or maganahan po tayo mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat at God bless all.